Magandang hapon mga bata at happy Sabbath, ganun din sa mga nakikinig na mga magulang. At sa hapon ito ay ating ipagpapatuloy ang ating napag-aralan noong nakaraang Sabbath na pinamagatang ang pagkasira ng dahil sa kakulangan ng kaalaman. At ngayong hapon ay ating pag-aaralan ang panibagong kabanata mula sa aklat ng ang kasaysayan ng mga propeta at mga hari. Tayo ay nasa kabanata 25. Ang title ng ating kwento ay ang Pagtawag kay Isaias. Atin lang simulan ang ating kwento. Ang mahabang paghahari ni Isaias, ito'y kilala rin bilang Azarias, sa lupain ng Huda at Benjamin, ay kinakitaan ng kasaganaang mahigit sa anumang hari mula nang mamatay si Haring Solomon. Halos 200 taon na ang nakalilipas. Sa maraming taon, ang hari ay namunong may mabuting pagpapasya. Sa ilalim ng pagpapala ng langit, ang manghukbo niya ay nabawi ang ilan sa mga teritoryong naagaw sa kanila sa nakaraang mga taon. Ang mga syudad o mga cities ay muling naitayo at nakutaan at ang posisyon ng bansa sa mga nakapalibot na bayan ay napalakas. Ang komersyo o ang pagbibili at pagbibenta ay nabigyang buhay at ang kayamanan ng mga bansa ay muling umagos papasok sa Jerusalem. Ang pangalan ni Uzias ay lumaganap na mainam sapagkat siya'y tinulungang kagilagilalas hanggang sa siya'y lumakas. Ito'y makikita sa 2 Chronicles 26 verse 15. Datapwat ang panlabas na kasaganaang ito ay hindi nasamahan ng katumbas na pagbabago ng espiritual na kapangyarihan. Ang mga paglilingkod sa templo ay patuloy katulad ng mga nakaraang taon. Ang karamihan ay nag-ipon upang sumamba sa Diyos na buhay, ngunit ang pagmamataas at formalidad ay kamukha ng lugar ng kabataan at katapatan. Tungkol na din kay Uzias ay naisulat, matatagpuan ito sa verse 16 ng 2 Chronicles 26, nang siya'y lumakas, ang kanyang puso ay nagmataas, na anupat siya'y gumawa ng kapahamakan at siya'y sumalangsang laban sa Panginoon niyang Diyos. Ang kasalanang nagbunga ng kapahamakan kay Uzias ay isang akala. Sa paglabag sa payak na utos ni Jehovah na walang ibang makagagawa maliban sa mga saserdote na mula sa angkan ni Aaron, ang hari ay pumasok sa templo. Ganito ang sabi sa verse 16 hanggang 18, upang magsunog ng kamangyan sa ibabaw ng dambana. Si Azarias ang mataas na saserdote at ang kanyang mga kasamahan ay tumutol at nakiusap sa kanya na tumalikod sa kanyang panukala. Pagpapatuloy, ikaw ay sumalangsang, kanilang sinabi. Hindi magiging karangalan sa iyo. Si Uzias ay napuno ng galit at bilang hari ay sawayin. Datapot, hindi siya pinahintulutang dumihan ang sangtuaryo laban sa nagkakaisang protesta nilang nasa otoridad. Habang nakatayo doon, nagalit na galit sa paghihimagsik, siya ay madaling hinataw ng hatol ng langit. Ang ketong or leprosy ay lumabas sa kanyang noo. Sa dismaya ay umalis siya upang hindi na muling pumasok sa mga korte ng templo. Hanggang sa araw ng kanyang kamatayan, ilang taon makalipas, si Uzias ay nanatiling ketongin, isang buhay na halimbawa ng kahangalan, ng pagtalikod sa malinaw na sabi ng Panginoon, ganito ang wika niya. Hindi ang mataas niyang tungkulin o mahabang panahon ng paglilingkod ang maaaring idahilan niya bilang katuwiran sa inaakalang kasalanan na ipinangsira niya sa mga huling taon ng kanyang paghahari at nagdala sa kanyang sarili ng katulan ng langit. Ating mababasa sa Numbers 15 verse 30 na ang Diyos ay hindi kumikilala ng tao. Ganito ang sabi, ang tao na makagawa ng anuman ng buong kapusukan, maging tubo sa lupain o taga-ibang lupa, ay lumapastangan sa Panginoon. At ang taong yaon ay ihihiwalay sa gitna ng kanyang bayan. Ang hatong dumaing kay Uzias ay may impluwensya
ng pagpigil sa kanyang anak, si Jotham ay nagpasa ng mabibigat na kapanagutan sa mga huling panahon ng paghahari ng kanyang ama at humalili sa trono pagkamatay ni Uzzias. Tungkol kay Jotham naman ay naisulat na matatagpuan sa 2 Kings 15 verse 34 and 35, siya ay gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon. Kanyang ginawa ang ayon sa lahat na ginawa ang kanyang amang si Uzzias. Gayon, may ang mga mataas na dako ay hindi naaalis. Ang bayan ay nagpatuloy na naghain at nagsunog ng kamangyan sa mga mataas na dako. Ang paghahari ni Uzzias ay nagtatapos na, at si Jotham ay nagdadala na ng maraming mabibigat na pasanin ng estado ng si Isaias na mula sa makaharing linya bilang isang kabataan ay tinawagan sa tungkulin ng propeta. Ang panahon na pinaglingkod ni Isaias ay puno ng natatanging panganib sa bayan ng Diyos. Nakita ng propeta ang paglusob ng Juda ng magkasanib ng mga hukbo ng hilagang Israel at Syria. Mapagmamasdan niya ang pagkubkob ng mga hukbo ng Assyria sa mga pangunahing lungsod ng kaharian. Sa kapanahunan niya, ang Samaria ay babagsak at ang 10 tribo ng Israel ay mangangalat sa mga bansa. Ang Huda ay paulit-ulit na malulusob ng mga hukbo ng Assyria. Ang Jerusalem ay dadanas ng pagkubkob na magbubunga sana ng pagbagsak nito kung ang Diyos ay hindi gumawang may kababalaghan. May panganib na noon pa ay sana kapayapaan ang kaharian sa timog. Ang sanggalang ng langit ay inalis na at ang mga hukbo ng Assyria ay may bantang sakupin ang lupain ng Huda. Natapwat ang mga panganib galing sa labas na lubhang malawak o madami ay hindi katulad ng mga panganib sa panloob. Ang kasamaan ng kanyang bayan ang dala ng napakalaking kagulumihanan sa lingkod ng Panginoon at ng pinakamalalim na kalumbayan o kalungkutan. Sa kanilang pagtalikod at paghihimagsik, silang dapat sanang tumatayong tagapagdala ng liwanag sa mga bansa ay nag-anyaya ng mga hatol ng Diyos. Karamihan sa mga kasamahang nagpapabilis ng madali ang pagkawasak ng kaharian sa hilaga at bago pa lamang tinulig sana walang pasubali ni na Hosea at ni Amos ay siyang mabilis na sumisira sa kaharian ng Juda. Ang tanawin ay higit pang nakapanglulupaypay o nakakalungkot sa sosyal na kalagayan ng bayan. Sa pagnanais ng pakinabang, ang mga tao ay nagdaragdag ng mga bahay at ng mga lupain. Ating tignan ang Isaias 5 verse 8. Ang katarungan ay pinagsama at walang ipinakitang habag sa mahihirap. Sa mga kasamaang ito ay sinabi ng Diyos, ang samsam sa dukha ay nasa inyong mga bahay. Inyong dinidikdik ang aking bayan at inyong ginigiling ang mukha ng dukha. Isaias 3 verse 14 at 15. Maging ang mga hari na ang tungkulin sana ay ipagtanggol ang mga mahina ay nagbibingi-bingihan sa pagsusumamo ng mga mahihirap at nangangailangan ng mga balo at ulila. Ating tingnan ang Isaias 10 verse 1 and 2. Kasama ng kalupitan at kayamanan ay naroon ang pagmamataas at kagustuhang magtanghal o magpasikat, malawakang kalasingan at ang diwa ng pagsasaya. Ating tingnan ang Isaias 2 verse 11 at 12, 3 verse 16 at 18 to 23, 5 verse 22 at 11 at 12. At sa panahon ni Isaias, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay hindi na pinagtatakhan. Tignan ang Isaias 2 verse 8 at 9. Dito natin matatagpuan na ang panahon ni Isaias ay hangad o gusto ng mga tao na magsamba o simbahin ang mga Diyos-Diyosan. Ang mga masasamang gawa ay naging naganap sa lahat ng klase ng tao anupat ang ilan
ay nananatiling tapat sa Diyos, ay madalas na matuksong manghina na rin ang loob at sumuko sa kabiguan at kapanglawan. Sa tingin ay halos mabibigo ang athikain ng Diyos para sa Israel at ang mapaghimagsik na bansa ay dadanas din ng kapalaran ng Sodom at Gomora. Sa kabila ng gayong mga kalagayan, hindi katakataka na sa mga huling taon ng paghahari ni Isaias, tinawagan si Isaias upang siyang magpasan ng pabalita ng babala at sansala sa Juda, siya ay tumanggi sa kapanagutan. Alam niyang makakatagpo siya ng matatag na hadlang. Sa pagkadama ng walang sariling kakayahan na harapin ang kalagayan at pag-iisip ng kadigasan ng ulo at kawalang pananampalataya ng bayang kanyang paglilingkuran, ang gawain ay parang walang pag-asa. Sa kanyang kapanglawan o kalungkutan, ay ibababa niya ang gawain at iiwan ba ang Judang hindi matitinag sa kanilang idolatriya? Ang mga Diyos ba ng Ninive ang maghahari sa lupa sa paglaban sa Diyos ng langit? Ang mga ganitong mga isipan o tanong ay naiisip na rin ni Isaias habang nakatayo siya sa templo o sa portico ng templo. Bigla ay parang itinaas o inalis ang pintuan ng templo at ang kurtina sa loob nito at siya ay pinahintulutang matitigan ang loob, ang kabanal-banalang dako na kahit na ang mga paa ng propeta ay hindi makakapasok sa loob nito. Nakita niya ang pangitain ng Jehovah nakaupo sa isang luklukan o upuan ng mataas at itinaas. Samantalang ang hanay ng kanyang kaluwalhatian ay pumuno sa templo. Ibig sabihin ang templo ay biglang nagliwanag dahil sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa magkabilang panig ng trono ay may lumilipad na mga serapin o ito'y mga anghel. Ang kanilang mga mukha ay natatakpan sa pagsamba habang sila ay naglilingkod sa kanilang manlilikha at nagkakaisa sa tapat na panalangin. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Habang minamasdan ni Isaias ang pagpapahayag na ito ng kaluwalhatian at kaliwanagan at kamahalan ng kanyang Panginoon, siya ay napuspos ng pagkadama ng kadalisayan at kabanalan ng Diyos. Gaano nga kalala ang pagkakaiba ng di mapapantayang kasakdalan ng kanyang manalalang at ang makasalanang gawain nilang katulad niya ay matagal nang nabilang sa bayang pinili ng Israel at Juda. Napasigaw si Isaias. Ito ang kanyang sinabi sa verse 5. Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Nakatayo sa harapan ng kabuuan ng liwanag ng banal na presensya sa loob ng santuario. Nadama niyang kung sa sariling kawalang kasakdalan at kahinaan, hindi niya maisasagawa ang gawain na kung saan siya ay tinawagan. Natapot isang serapin ang isinugo upang alisin ang bumabagabag sa kanya at iangkop siya para sa kanyang dakilang gawain, isang nagniningas na baga o apoy mula sa altar ang inilagay sa kanyang mga labi at nagsabi, Behold, this has touched your lips. Your iniquity is taken away and your sin purged. Whom shall I send? And who will go for us? Here I am. Send me. Ang tagalangit ay sinugo ang naghihintay ng sugo. Ikaw ay yumaon at saysayin mo sa bayang ito. Ang tungkulin ng propeta ay malinaw.
Itataas niya ang kanyang tinig laban sa mga namamayaning kasamaan. Natapwat, takot siyang tanggapin ang gawain ng walang kasiguruhan ng pag-asa. Siya ay nagtanong, "Panginoon, hanggang kailan? Wala ba sa iyong bayang pinili ang makakaunawa at magsisisi at mapapagaling?" Ang pasanin ng kanyang kaluluwa para sa nagkakasalang Juda ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Ang kanyang misyon ay di lubusang mawawalang bunga. Gayunman ang mga kasamaang dumarami sa paglakad ng mga saling lahi ay hindi maaalis sa kanyang kapanahunan. Sa buong buhay ni Isaias ay dapat siyang maging matyaga, matapang na tagapagturo, isang propeta ng pag-asa, gayon din ng lagim. Ang banal na layunin sa wakas ay naisakatuparan, ganap na bunga ng kanyang mga pagsisikap at lahat ng gawain ng mga tapat na sugo ng Diyos ay makikita. Ang nalabi o ang natitira ay dapat maligtas upang ito ay maisakatuparan. Ang mga mensahe ng babala at pagsamo ay dapat mapahatid sa mapanghimagsik na bansa, nagpahayag ang Panginoon. Ang mabibigat na hatol na darating sa di nagsisisi, digmaan, pagkatapon, pang-aapi, pagkawala ng kapangyarihan at karangalan sa mga bansa, lahat ng ito ay darating upang silang makakaunawa na ito ay buhat sa kamay ng isang Diyos na tinalikuran ay maaakay sa pagsisisi. Ang 10 tribo sa hilaga ay malapit nang ipangalat sa mga bansa at ang mga syudad nila ay maiiwang tiwangwang. Ang mga mapangwasak na hukbo ng mga kaaway na bansa ay paulit-ulit nararagasa sa kanilang lupain. Kahit na ang Jerusalem ay babagsak at ang Juda ay madadalang bihag, gayunman ang lupang pangako ay hindi lubusang pababayaan magpakailanman. Ang kasiguruhang ito na ganap na katuparan ng adhikain ng Diyos ay nagbigay lakas sa puso ni Isaias. Paano kung humanay pa sa laban sa Juda ang mga kapangyarihan sa lupa? Paano kung makasagupa ng mensahero ng Panginoon ang oposisyon at paglaban? Namalas ni Isaias ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo, nadinig niya ang awit ng mga serafim. Ang buong lupa ay napuno ng kaluwalhatian. Nasa kanya ang pangako na ang mga pabalita ng Diyos sa tumatalikod na bayan ng Juda ay sasamahan ng humihikayat na kapangyarihan ng Holy Spirit o ng banal na Espiritu. At ang propeta ay napalakas para sa gawaing nasa harapan niya. Sa buong panahon ng kanyang mahirap na misyon, tinaglay niya ang alaala ng pangitaing ito. Mahigit na 60 years na siya ay tumayo sa harapan ng mga anak ng Juda bilang isang propeta ng pag-asa na lalong tumapang at lumalakas sa kanyang mga propesiya tungkol sa hinaharap na tagumpay ng iglesia. At ayun na nga ang naging kasaysayan ni Propetang Isaias noong siya ay tinawagan ng Panginoon. Magandang hapon muli at happy Sabbath. Maraming salamat sa inyong pakikinig.